makaligtas pa rin daw paraan ng transportasyon ang mga eroplano. Kahit pa nitong bagong taon, may isang eroplano sa Japan na nasunog. Naglalagablab na balita sa linggong ito. Isang pampasaherong eroplano ng Japan Airlines sumabog at nagliyab. Matapos bumangga sa eroplano ng Coast Guard ng Japan sa runway ng Haneda International Airport sa Tokyo, Japan. Yung eroplano ng Japan Airlines pababa at yun namang isang Coast Guard plane palabas ng runway for takeoff. Talagang nakakabigla. Dahil sa maagap at kalkuladong kilos ng mga crew ng eroplano, ligtas na nakalabas ang mahigit 300 pasahero at crew ng Japan Airlines Flight 516. Milagrong maituturing. Gayong ang 5 sakay ng eroplano ng Coast Guard ng Japan namatay. Sa nangyaring ito, hindi maiwasang mag-alala. Sana hindi na ito maulit pa. Lalo na sa mga nakasaksi, nakaranas at nakaligtas sa ganito ring pangyayari. Dito mismo sa ating bansa. Sa mga malapit sa Ninoy Aquino International Airport at South Luzon Expressway, malamang pigil hininga rin kayo sa tuwing may lumilipad o nagla-landing ditong eroplano na halos humalik na sa highway o sa mga kabahayan dito. Alam nyo ba na noong July 21, 1989, isang eroplano ng Philippine Airlines, ang Flight PR-124, nag-overshoot sa runway at inararo ang bakod ng NAIA. Diretso sa SLEX hanggang sa riles ng tren sa Bikutan. Ang insidente, tandang-tanda pa ng nooy 9 na taong gulang lang na si Francis. Galing po kami ng eskwela noon, mauwi na. Nung malapit na kami dito sa may airport, nakita namin may sumabsad na eroplano. Hanggang papunta doon sa may tren. Ayan, ito, itong side na to. Ayan, papunta dyan. Punta roon. 8 ang namatay sa insidenteng yun. Puro mga motorista na nasagasaan ng eroplano. Nagulat po lahat. Tapos dami dumating ng mga pulis. Ang ginawa, pinagtatakpan na lang yung ibang mga patay. Tagal din bago natanggal yung eroplano. 1 week siguro. Pinagputol-putol pa yun. Ayon sa investigasyon, masamang lagay ng panahon ang dahilan ng pag-overshoot ng eroplano. During that time, wala naman tayong mga instrumentation na katulad sa ngayon na high-tech. Mata ng piloto ang nag-guide sa kanya at saka yung mga runway lights. Eh kung masama yung panahon, syempre medyo blurred ng konti yung runway, di ba? Ang Philippine Airlines Flight 812 naman, matiwasay ang paglipad noong May 25, 2000 mula sa Francisco Banghoy International Airport sa Davao City. Pero sa kalagitnaan ng flight, isang pasahero ang tumayo at tinutukan ng baril ang isa sa mga flight attendant. Pasahero patungo ng Maynila. Kiniklaim niya may dala siyang mga explosive. Isa na yung granada. Ang hijacker na unang nagpakilala sa pangalang Augusto Lacandula, inutusan pa ang piloto na ibaba ang eroplano ng 10,000 feet. At sa kanya inilabas ang ginawa niyang parachute. Eh, binaba ni piloto in such a way na kahit buksan yung pintuan, tuloy-tuloy yung air, natural air na papasok. Doon siya tumalon. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang bangkay ni Lacandula sa Rial sa Quezon. Ang pamilya ng hijacker nagpaunlak pa ng panayam at ang tunay daw na pangalan ng kanilang kapatid, Reginald Chua, lumabas noon sa mga balita na may problema sa pera si Reginald. Yung maliit pa siya, yung elementary. Ang daming ginawa na helicopter yung parachute. Parang gusto lang niyang mag-skydiving. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Samantala, isa naman sa mga hindi ko malilimutang coverage bilang reporter, nangyari noong 1998. Isang eroplano ng Cebu Pacific na may 100 mga pasahero at crew ang nung unay napabalitang nawawala. Nabalot ng tensyon at pag-alala ang buong bansa
matapos na maiulat ang pagkawala ng Cebu Pacific Flight 387. Umalis ng NAIA ang eroplano, February 2, 1998. Dumaan saglit sa Tacloban Airport at saka dumiretso pa Cagayan de Oro, kung saan ito nakatakdang mag-landing. We dropped by Tacloban to unload the maintenance people who were detained for Tacloban. I think the passengers may have been informed. They knew that there was going to be a diversion. Pero 11:03 ng umaga nung araw na yon, walang dumating na Flight 387 ng Cebu Pacific. We tried to reach the aircraft but there's no response from the aircraft. Wala kayong na-receive na ano na mayday or distress call sa aeroplano? So far wala. No report that he is in trouble. Dalawang helicopter ang pinalipad sa lugar kung saan huling may komunikasyon ang eroplano. Kasama kami sa mga helicopter na yon, pati na ng mga taga Philippine Army at ang Air Transportation Office o ATO. Nakailang ikot na kami sa bundok at sa mga kagubatan, pero walang bakas na nakita. Hanggang sa ikahuli naming pag-ikot, napansin ko sa may bandang taas na bahagi ng Mount Sumagaya ang parang ilang mga puting piraso. Yun na nga ang ilang parte mula sa eroplanong nawawala. Na nung sandaling yun palang nakumpirma na ito nga'y nag-crash sa bundok. Kita natin yung mga aluminum bits doon, saka yung bagong, parang bagong disturbed na vegetation. Anong sa tingin nyo posibleng nangyari? Baka sumabog doon sa pag-impact nun. 1998, people were actually celebrating the feast in Taguluan, no? Nashock sila kasi may breaking news sa mga radio stations. May nag-crash na eroplano. Ang mga kaanak ng mga pasahero ng eroplano agad tumungo sa paanan ng Mount Sumagaya. Naghintay para sa anumang balita, umaasa na may nakaligtas sa trahedya. Nakasakay sa eroplano yung misis ko, yung sister-in-law ko si Cecil at saka yung kasi namin. Bakit po sila nagkasabay-sabay? They attended birthday sa brother-in-law ko. How are you taking this? It's painful but I have to accept the reality. So it was very difficult, especially for the rescuers to go to the crash site kasi very remote yung area. Sa investigasyon na sumunod, sinubukang tanungin ano ba ang nangyari sa Flight 387. Bakit ito sumalpok sa bundok? Bad weather, medyo yung atang pathway, may bago ng konti, ano? Kaya medyo hindi rin lang makakapamilyar doon sa normal route. Well, Airwing is like EDSA to us pilots, ano? It's already predetermined by the air traffic control and it's already pre-approved already. For us to follow, can be changed, yes, with proper permission from aviation authorities. Lahat ng mga sakay ng eroplano, nasawi. Kabilang na ang ama ni Ian na chance passenger lang daw noon. Nagmadali kasi siyang umuwi kasi death anniversary nung kapatid ko. Before kasi pag breakfast may newspaper na balita na may nag-plane crash. May portion doon na mga pangalan. Tiningnan namin yung mga pangalan, baka meron kami kakilala or something. And then natingnan ko, meron doon Chua Florencio. Sabi ng manager namin, hindi mo ba tatay to? Sabi ko, nagbalkuman ang papa ko. Emergency silang pinapuntang Cagayan. So sila na yung nag-confirm na kasali pala talaga si Papa. Instead of Chiva, Chua yung nalagay doon sa newspaper. Unfortunately, pag uwi ko ng bahay, sinugod ng mga kapitbahay namin yung lolo ko kasi na-cardiac arrest siya. It's a very sad day. Parang double jeopardy yung nangyari during that time. Kailanman, hindi raw nawaglit sa isipan ni Ian ang alaala ng kanyang ama kahit inagaw ito sa kanila ng trahedya. To Papa, thank you for making me like this, no? Being strong despite of many challenges, no, na naranasan namin throughout the times, no, na when we are growing up. Thank you for bringing up us, no, like this, like we've grown independent. Binalikan ng aming team ang lugar kung saan bumagsak ang Flight 387. Makalipas ang 25 taon, ganito na ang itsura nito ngayon. Isa ng shrine para maalala ang mga buhay na nasawi.
every time may mga bisita kami, ang first stop talaga namin is shrine kasi my father is very well loved by family. Air travel still the safest na mode of transportation. Kaya lang talaga, minsan kailangan sumunod din tayo dahil yan po aksidente, hindi naman natin maiwasan. Unang-una, pag sa loob ng cockpit, dapat attentive sila doon sa instruction ng crew, no? Dahil napaka-importante po yun during emergency. Sa pagkasunog ng eroplano sa Japan, hindi maiwasang matakot, lalo na ng mga madalas sumakay ng eroplano. Gayunman, maraming leksyong matututunan sa nangyari sa eroplano ng Japan Airlines. Ang ganitong nangyari, nakatakda o pwede naman sanang naiwasan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.